guys, it's me again, Krustin, and welcome to my YouTube channel! At nung tinotal ko na nga guys, ito yung receipt from Palawan, naghahalaga po siya ng... Dahil kami nga guys ay uuwi na ng Iloilo, so nagligpit po kami ng mga gamit namin. At habang nagliligpit po ako ng mga gamit, ay meron po akong nakita. Alam nyo ba kung ano yung nakita ko? Ang nakita ko ay walang iba kundi ang... mahiwagang alkansya! Ayan, so hindi po pera yung laman ng alkansya. Ang laman po ng alkansya na to ay walang iba kundi ang receipt from Palawan Express Padala. Ayan, so lahat to guys ay resibo po ng Palawan, ng receipt from Palawan Express Pera Padala. Kasi alam niyo naman 'di ba na yung mga magulang ko, yung parents ko ay malayo po sila sa akin, and since 2011, nung nag-aaral ako sa PUP, ay pinapadalan po nila ako ng allowance. Ayan, so hindi ko akalain na maano ko pala siya, tawag dito, maiipon ko pala siya. So sana kung nakita ko to nung 2015, in-stapler ko din, no? Tapos habang nagpipictorial kami nung graduation, ay in-stapler ko, sinuot ko sa kasabay ng toga ko, no, na batang Palawan Express Pera Padala. Ayan, so ngayon guys, ay iko-compute po natin kung magkano lahat yung amount ng lahat ng resibo ng Palawan Express Pera Padala. So kung magkano po ang makukompute natin, yun po yung amount na kung saan, amount na kailangan natin para makatapos po tayo ng 4 na taon sa PUP. Ayan, so very specific po tayo na PUP lang because I am PUP graduate at ibang-iba po ang PUP compared to other schools, di ba? Alam niyo naman yan kung bakit. Bakit? Sige, sa mga hindi nakakaalam, ibang-iba po siya dahil po ang tuition fee sa PUP is just 12 pesos per unit! May iba pa ba kayong school na alam na 12 pesos per unit only in PUP? Kaya marami pong kabataan ang naghahangad na makapasok sa PUP dahil maliban sa quality ng education na binibigay ng PUP ay napakamura pa po ng tuition fee doon. Actually, mas malaki pa ang miscellaneous fee and your allowance compared to the tuition fee from PUP. Naalala nyo ba na hulog ng mga upuan ang mga estudyante doon sa PUP? Naghulog sila ng mga upuan doon at sinunog kasi nga gusto nilang ipaglaban na 12 pesos per unit pa din ang tuition fee ng PUP. And then si Dr. De Guzman, which is the president of the PUP, ay tumayo po siya doon sa gitna at sinabi niya, in-announce niya na sabi niya mananatili na 12 pesos per unit ang tuition fee ng PUP. At hanggang ngayon po ay ini-enjoy ng mga kabataan ang 12 pesos per unit na yan. Paulit-ulit yung 12 pesos, di ba? Kasi ako proud ako na nakagraduate ako doon sa universidad na kung saan 12 pesos per unit lang. Ayan, pag ilan na yun at 12 pesos, di ba? Ngayon nga guys, ay buksan na natin at bilangin na natin ang kung magkano ba ang halaga ng lahat ng resibo na nandito sa alkansya. Ayan, grabe guys, oh, ang dami. Ayan. Ang kapal. Ayan, sobrang kapal. Kasing kapal na mukha mo, char. Ayan. So, ito lahat yun guys, yung receipt from Palawan. Kaya, alam nyo, nakakaloko tong Palawan minsan na sa paulit-ulit ko na napagkuha ng padala sa Palawan. Tapos tatanungin ka, first time po kumuha, ma'am. Ewan ko sa inyo. So, ito po yung proof na ilang beses na ako, n times na po akong kumuha sa inyo ng padala.
Ayan, so ito ay October 20, 2013. Ayan, meron pa dito na January 29, 2011. Ayan. So, nasimula po siya, ano guys, 2011. At ngayon nga po ay kukompute na natin kung magkano ang amount lahat ng nandito. Sa loob nga po ng 4 na taon na pag-aaral ko sa PUP ay ito yung mga receipt ng Palawan Phone Shop. Kaya Palawan, baka naman, char lang. Ayan, so as you can see guys, merong white yan dito kasi minsan kapag kumukuha ako ng pera tapos walang form for receiver, yung Palawan, ang pinapakuha na lang nila ay, or pinapafila pa nila is white. And then, may naligaw dito na LBC. Actually, maraming LBC to. Kaso nga lang, ang nakakalungkot lang sa LBC, as time goes by, or habang tumatagal, guys, ay nawawala po yung kanyang print. So, ito lang yung nababasa ko, which is 500 pesos. Ayan, may naligaw na white. And then, yan po lahat. At tapos ko na nga guys i-compute yung mga nasa receipt ng Palawan. Pero bago ko sabihin sa inyo kung magkano lahat yon, gusto ko lang po ipakita sa inyo yung aking certificate of registration. Ayan, so sa mga PUP yan dyan, buhay pa ba yung mga reg form ninyo? So, lahat ng units ko guys is, nung first sem is 26 units po ako. At kung i-compute natin kung magkano ang tuition fee for 26 units, that is 312. So, sa first sem lang, guys, ang tuition ko lang is 312 pesos. Ayan, so, sa ibang university, magkano? Diba? So, napaka-mura lang ng tuition fee sa PUP. And then, yung miscellaneous ko naman, guys, yung buong babayaran ko is 978. So, ngayon, i-compute muna natin kung magkano ba yung tuition fee ko from first year to fourth year. So, kinumpute ko na siya, guys. At, yun nga, yung tuition fee ko simula first year hanggang fourth year ay 2,028 pesos. Yun lang po yung tuition fee ko. And then, yung miscellaneous ko naman from first year to fourth year is 5,302 pesos. So, mas malaki pa po ang miscellaneous fee compared to tuition fee. Na kung saan, kapag sinama po natin yung tuition and miscellaneous ko sa loob ng 4 na taon, naghahalaga po siya ng 7,330. So, yun po yung kabuuan ng miscellaneous ko and tuition fee ko sa loob ng 4 na taon. At nung tinotal ko na nga guys, ito yung receipt from Palawan, naghahalaga po siya ng 104,600 pesos. Again, 104,600 pesos. Yun po yung halaga ng receipt na... Halaga ng receipt? Hindi. Yun po yung total ng amount na nandito po sa Palawan Pawn Shop. Paano kaya ano pag nakita to ng Palawan tapos ano sabihin nila, sige balik na namin sa'yo. Sana nga lang. Ayan. So sa 104,600 po na to na galing na compute ko from Palawan Express Pera padala na receipt, kasama na po doon yung tuition fee and miscellaneous fee na pinadala ng mga magulang ko sa akin. So ngayon, kapag isusubtract po natin yun, yung 104,600 minus 7,330. So yung allowance lang po from first year to fourth year is 97,272 pesos. Yan. Again, 97,270 pesos. Ngayon, sa 97,270 pesos po, ay kasama na dito, guys, hindi lang to siya pamasahe ko, pangkain ko, hindi lang po yun. Kasama na dito yung mga libro na mga binibili ko, yung mga kailangan na i-photocopy, and then kasama din na din po yung aking graduation fee, and then for the memorabilia. Kasi, naaalala ko dati guys, yung pamasahe ko from dito sa bahay
hanggang sa PUP, and then pabalik dito, naghahalaga po siya ng 64 pesos. Balikan na po yun. Hindi kasi ako nagbo-board eh. Uwian kasi talaga ako simula first year hanggang nung nag fourth year na ako. So guys, napakamura. Ayan, so guys, di ba yung total kanina ng receipt ng Palawan is 104,600. So kagaya ko, teacher, nung graduate ako guys, may kumuha na agad sa akin na school. Ngayon, kapag first year of teaching mo ay hindi naman ganun agad kataas yung sahod mo, di ba? Swerte mo. Napakapalad mo kapag mataas agad yung sahod mo. Sabihin na natin na nagsasahod ako ng 10,000 a month. Tapos 10 months din yung pasok. So 10,000 times 10, that is equal to 100,000, 'di ba? So bawing-bawi na agad yung ginastos mo sa loob ng 4 na taon sa PUP. Ngayon, 4 na taon na po ako nagtuturo. Of course, wala na ako sa dati kong school, nasa ibang school na ako. And then may mga iba pa akong errands, 'di ba? So sabihin na natin na nagsasahod ako ng 20,000 a month. So times 3 years, that is equal to 600,000, guys, 'di ba? So 600,000 plus another 100,000, that is equal to 700,000. 'Di ba? Tapos ang puhunan mo lang magkano? 104,600. 'Yun kung kakayanin mo. Ngayon, paano pa, 'di ba, kung ma-monetize na ako sa YouTube? Ah! Yun, kung tutulungan nyo ako, guys, di ba? So, watch my videos, di ba? Baka naman, lalong-lalo na ngayon, wala tayong trabaho, di ba? Ang sabi ng iba, na-teacher naman daw kami, di ba? Madiskarte daw kami, kaya ito ngayon, pa-vlog-vlog tayo. Baka naman sakaling ma-monetize yung ating YouTube channel with your help, of course, di ba, guys? Thank you. Kaya sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa mga nanonood na tinatapos talaga yung videos, sa mga nagsi-share, 'di ba? Maraming salamat talaga sa inyo. Sobrang na-appreciate ko po 'yun, guys. Thank you so much. Madalang po ang na makagraduate ng buo ang isang section ng sabay-sabay. Kagaya po namin, guys, sa section namin ay parang 80% lang po ata yung nakagraduate sa amin sa section po namin. Kasi syempre, may mga kanya-kanyang problema na kailangan harapin, diba? Ganyan. Kaya kayo, sa mga nakapasa ng PUPSET, pag-igihan po ninyong mabuti. Kasi this is big opportunity sa bawat isa sa atin na nakapasok po tayo sa PUP. Huwag po nating sayangin yung mga araw na dumadaan sa atin. Diba, guys? Once na nakapasok na kayo, guys, sa PUP, pag-igihan nyo na po yung inyong pag-aaral. Kasi sa dinami-dami na nag-take ng PUPSET, ay kayo po yung napili. Diba? So, wala nang atrasan. Push lang, diba? Mag-aral po kayong mabuti, guys. Yung weekly allowance ko po na pinapadala ng tatay ko sa akin ay 500 pesos. Minsan po may 800, 700, 1,000, 1,700. Nagbavary po kasi yan, depende sa pangangailangan ko sa week na yan. Kasi meron pong mga binibili na mga libro, meron pong mga kailangang i-photocopy. Kaya sa ibang mga estudyante dyan na nasa private school, kapag once na may libro na pinapabili sa kanila, ang titindi, magreklamo, guys. Kahit sa ang school po kayo pumunta. Diba, PUP nga is public school, diba? Public state university, diba? So, meron nga kaming kailangang bilhin na libro, tapos kayo, reklamo kayo ng reklamo dyan. Pero baka naman mamaya ay magmukmuk na naman dyan yung mga hindi nakapasa ng PUPSET. Guys, okay lang yan, okay? Alam nyo na may plano ang Lord para sa inyo, nire-redirect lang kayo, diba? Na huwag ninyong dibdibin masyado kung hindi kayo nakapasa ng UPCAT, kung hindi kayo nakapasa ng PUPSET. God has a better plan for you. Hindi man kayo nakapasa sa PUP, pero guys, kapag kung saan man kayo dalhin na university or school, 'di ba? Pag-igihan ninyo yung pag-aaral ninyo, 'di ba? Make your parents proud, 'di ba? Huwag kang magmukmuk, cheer up. I hope na nakatulong po sa inyo ang video na ito. Ayan, so do not forget to click like
And then do not forget to click also the subscribe button and click the tiny bell para updated po kayo kapag may bago akong mga video. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa vlog ko. God bless guys! Thank you so much! Thank you!